Archangel. Doggy, Archangel, King FB. Maganda, ang ganda ng pick ng kabila, pero I'll go for Archangel. Okay. So, sabi-sabihin bias ka, pero let's head in to the shoutcast, mga kaibigan. Archangel, EVOS Esports SG, one win away, Archangel, from proceeding to this tournament, EVOS Esports SG, hoping to take this to a game number 3. Ang unang bayani ng Pilipinas. Will that be the right answer? The final pick din dito ng Archangels sa final team natin dito sa MSC. Malalaman po natin, mga kaibigan. And of course, ayun nga din, no, EVOS Esports, gaya ng sinabi mo, Maring Butters, they have to really play this out of their minds, lalo pa they're making a last stand din, no? If ever. Kasi one game away ang Archangel. Oo, at alam mo, si Kiluwash dito, nakita na natin itong labo-labo niya time and time again. And same time, alam mo yun, minsan panalo, minsan talo. Pero right now, this is the perfect pick for them. And I'm glad na Archangel dito, hindi sila takot maglabas ng mga ganitong hero for these kinds of matches. Yep. I'm still curious talaga. No, medyo pa ulit-ulit ako dito. Pero malalaman natin yan sa mid-game spike, maybe by the level 4. Ngayon, actually, si naman yung Archangel dito. What they do is, they're pairing up not just a Gusion, Kaja, Duo, but also layered that with the Lapu-Lapu, ang hapdi kagad ng pre-level 4 damage dito. I don't really know why si Soul ngayon yung gumagamit ng mga Leo. Well, I do know na gumagamit naman siya. Pero kasi alam niya na marksman matchup sila ni Jeff Beauty. Huwag mo ilagay yung position mo sa... Sabihin natin, huwag mo ilagay yung position mo sa alang-alin na pag dumating yung late game, na alam mo naman din na kaya mo gawin yung ginagawa niya. Okay. Siguro, leeway para sa teammates. Yun na lang din. I mean, one of the main reasons bakit ka rin mag-switch ng role dito. Pasok ka agad si Jade. That's a level 4 Jade. Diba, Judgment and First Blood. Secured easily here by Archangel. Ganon gumalaw ang isang Gusion at Kaja pick. Oh. Flicker in. JPL. Lapu-lapu, yeah. Mga kaibigan. Hinampas si Little Bird. Ace dito. Uy! Si Rio! Hindi pa tapos yan, mga kaibigan. Re-engage kay Rio dito. And of course, Gusion ni Rio yan. And maganda ang rotation ng Archangel ngayon. Nakakuha ng kill si Gusion. And they're taking the turtle. Right now, kapag nabigay kay Ryu yan, magiging sobrang confident yan pumasok at maghanap ng pickoffs. Yeah, I actually love the idea na hindi na ito kinontest ng EVOS Esports SG. Clearly, that would be begging to give another kill para sa Archangel. Again, guys, the main reason kaya may lapu-lapu doon. And now, a level 5, 2-0-0, Gusion on Ryo. It's a statement that on this level phase, lugi na sila sa damage. Bantayan nyo ang rotation ngayon dito sa may bandang baba. Tinan mo din si Kiluwash, mga kaibigan. Sinisintak si Potato, and Potato knows that Jay and Rio wants this, pero throwing out his ultimate, wala namang mangyari doon. Wala kang flicker ngayon. JPL dito try to go for Jay. And Jay, the Philippine Eagle will go down, mga kaibigan. Kiluwash. Yeah. Try to run away. Jay was thinking of making a play. Actually, curious kung kaya niya pa makatakas doon. I'm not so sure. Kasi parang na-burn niya na yata doon yung Thunder Bombs niya rin. Yung mga bombs niya. So, maybe understandable din na namatay si Jay doon. Pero wag na lang din ulitin kasi masyadong mapanganib talaga. Hindi ito yung klase ng liga na makapagbigay ka ng kill kaya pa. Marunong na marunong ang kabilang team na mag-capitalize kahit sa pinakamaliliit na pagkakamali. And si Soul dito, nakuha nila yung dalawang crab coin for that certain timing. Magandang bagay ito for EVOS Esports SG. Siyempre, ngayon, medyo behind sila in terms of farming. Oo. But, right now, we're actually seeing Jeff Beauty forever. Uncontested yung lahat na ginagawa niya dito. Siyempre, nandiyan sa harapan niya Soul. Pero Soul, alam niya na kaya siyang i-outplay dito. Bigla-biglaan na lang ni Jeff Beauty forever. Yeah, we'll be seeing a very slow game mula kay Jeff Beauty forever. I mean, I don't, yung carry talaga, although kaya din naman in terms of item na by first core item, sali na. Actually, mas may requirement si Claude na mag 2 core item security muna compared to carry. Pero with the way things are, halos enough naman na itong 4-man unit, even a 3-man unit, can take a nice pick para dito sa Archangel. Now, ginagawa ngayon ng EVOS Esports, they're making their own counter rotation against Archangel, and Archangel decided they don't want the turtle. Turret! Turret after turret after turret, and that's how they play. Archangel, they're the same as Onyx in terms of playstyle, so they don't really give that much importance sa turtle.
nakuha na nila yung gusto nilang rotation. And even with the Turtle, feeling ko kaya pa rin labanan ng Archangel dito yung lineup ng Evos. And this is nicely done by Evos. Actually, yung next spawn ng Turtle was in favor of Archangel sa may bandang taas. Ang ginawa ng Evos dito, yung tulak sa taas. After the Turtle, in-offset nila by pushing the outer mid lane turret of Archangel. And right now, Bloodlust Axe, nakuha ni Kiluwash. And parang Butters Potato, very close on Blade of Despair, oh! Jay! Sobrang bilis, sobrang snappy. Yun yung Jay na hinahanap natin, ang tunay na mulawin, mga kaibigan. 2-3 para sa laro natin. That opens up for a push here coming in from Archangel. Onto the side, Barbell getting cold. And all in on to last number turret, not protecting any members of Evos Esports. We're gonna turret this destroyed. Jump in, JPL! Okay, hindi nag-sword spike. Pabalik! Si Rio, oh, pero oh, nag-incandescent. Tapak! Tapak! Oh, wow, wow. Tibay at lakas ng loob. Oo, oh, oh, men. Wala, ganun talaga eh. Oh. Sabi ko na nga sa inyo, confidence is key, yeah, for these games. Sindakan, and if, no? You see Rio doing those things, if you're an Archangel fan, magbunyi ka ngayon. Oo. Oh, oh. Kakagulat nila sa totoo lang anytime. Oh. Pwede maka-counter yun. Actually, hindi ko din alam kung paano ginawa yun eh. Okay, di ko rin expect, no? Ayun yung ano, malaking difference talaga ni Rio dito. Fight the wild card coming in from Archangel. Last year on full bar. Pero but he'll be wise. Eh. Yeah, yeah. I think he would have to use the Minimum Fury defensively. Barbell, get a cold. No chance of actually surviving that one. Full damage mula doon sa Chaos Assault ni Oh Dear Bambi. Oh Dear Bambi has not shattered down heavily on this Lunox. That's 2-1-1 on the Lunox. At alam namin yung alam natin yung damage na pwede i-deliver niyan once allowed siya mag-free hit. Tapang ni Ryu, inusukan ata ito eh. Hmm? Inusukan, no? Wala, grabe mag-invade eh. Smoking. Hindi, ito yung makikita mo yung Pilipino nag-i-invade. Hindi pa sinapo-lapo lumaban ng mga ano. Tapat si Ryu yung dalahin mo sa ano, sa Spratlys, no? Oo. Pagkanin lang mo si Ryu, ate na talaga yun. Alam ko sa loob. Clock of Destiny kinuha niya dito. And right now, AA, they're getting the third turtle. Will this, yeah, no contention. Actually, I think Evos was... Si Oh Dear Bambi, medyo nahanapan ng butas. Yeah, pre. Okay. And it's not because, mga kaibigan, na hindi talaga kaya mag-takedown ni Oh Dear Bambi dito. In terms of Jay initiation, medyo alanganin lang talaga. Lusty is here. Yeah. He does have his ultimate. Very nice body block there done in by Lusty. JPL now wants to punish Lusty. This Lusty getting shredded through. At Jump Cutie Forever. Nice flicker. Flicker ba yun? Nakapag-flame. May flicker pala si Jump Cutie Forever doon sa pinakalikod. Rio trading up. Kasi malaga na kill. And also Ace. And Kiluwas is working. Also Soul. Lapu-lapu. Mga kaibigan. Nagkamali ka. Oo. Nilapagan. Nilapagan ng galyon. Anong tawag dun sa gilid? Sa pangpang. Sa pangpang, oo. Nagkamali ka ng pinagpangingan, Magellan. Anong sinabi? Hindi mo alam na madaling magpinit ang ulo ng mga Pinoy pag binibundol mo yung barko nila. And actually, according to the legendary shoutcasters, ano? Lon and Duno, oh, ang unang sinabi daw ni Lapu-Lapu kay Magellan, oh, nung mag-aaway na sila, oh, rock na ito. Rock. Yun na! Gitaan na talaga yun! Wala na tayong masasabi dyan, but still, crack na ito. Yeah, Archangel, yeah, meron silang A, meron silang R, meron silang K. Pagka pinagtad mo yon, crack. Yes, yes. And alam mo, Baring Butters, kanina din, nakakapintig ng puso yung initiate na ginawa ni EJ dito. He tried catching someone. I'm not so sure if that is all planned to really bait out the divine, the time journey. Pero ang time journey niya ay hindi yung Diggy. Ang time journey niya yung teammate ni Diggy. And that's a different story, man, di ba? That's a different story. Kung yung Diggy yung time journey mo, huli yung Diggy. Pero kung iba, mamimitigit lang yun. Talagang nag-stay lang din dun sa place yung time journey ni Jay dito. That is why kailangan maging matalino ni Jay. Oo nga eh. Kailangan yung kajay niya dito ang haatakin yung kapwa ibon niya. Hindi lang siya dapat maging eagle man dito, dapat siyang maging eagle cement. Bantayan natin mga kaibigan, yun lang ang sinasabi natin. Oh, di ba? Huli yung birdie nung kabila at may kasama pa. There is a first na ka-follow-up down in by the Minotaur at yung Maya ni Gang Araneta, still a killing spree from Oh Dear Bambi. At ito na naman, ang Lunox na na corner. It's gonna be an ace, a wipeout by Archangel. Archangel just making the place, Jay. Getting back his confidence dun sa game niya. Yes, medyo tumalong yung kaja niya. Jay, pre, ang eagle niya ay cemento na. Eagle cement ang matibay. Tatandaan nyo, si Jay, single yan. Pero, naku, malakas magkaja. Hindi.
Sinasabi ko lang, baka mamaya merong mga applicant eh. Oo, kaso nandiyan yung mga applicant. Nandun yung parents niya, nanonood din eh. Sila Tita Jay tsaka sila Mami Jay. Si Tito Jay tsaka si Mami Jay. Oo, pero alam mo, pinagdadasal nila yan. Jay, ano na? Wala ba tayo dyan? Okay. But that's good, that's good. You know, just get the digi. Get the digi first. Just get the digi. That is the game plan for them. Archangel dito, they're doing a great job at locating, especially Jay. If may bibigyan ako ng player of the game ngayon, it should be Jay. Ah, talaga? Given na manalo sila. Ah, given na manalo sila. Oo, pero kulang ba yun? There's still another play, a snappy one that needs to be done. If Archangel wants to close out this one, Archangel is going for the push here into the top lane, inhibitor turret, at walang makalapit, walang gustong bumulas kay Lasty dito. The Lord is rushing into the core, at mag-iingat na lang muna mga membro dito ng Archangel. They've seen this before, dun sa may batang baba, kay Luwax. Wow! Ang Pinoy! Ang nag-i-invade ngayon. He was able to bypass actually the turret but still get the shot down. A very interesting exchange there. Pero napapalayo! Yapi at napamali ang mga membro dito ng Evo Esports SG. They thought they could take the win, especially with Kiluwas getting destroyed, and that would cost them on the last inhibitor turret of the base. Tumakatok sa pinto! Archangel! Gusto nila ma-present sa tournament na to. And tapos na yung brilliance, ha? Wala na yung brilliance. Na. That's the Minoan Fury. And that is all there. Bobby getting destroyed. Jeff Cuny forever. He wants to get this. He wants to finish this. 130 and he's still alive. And there is, of course, an ace. Ang